So ngayon, in this vlog, i-explain na ngayon ni Master natin yung kung paano niya in-upgrade yung Technomaster na C812. Kasi master rin siya. Ayan. So, explain mo kung paano mo na-upgrade mo yung ano. Ano kasi yung, anong issue yan ng una nito? Ano yung ba? Issue nito dati is, ano, nag-clipping siya sa, ano, sa Live Pro na D15, yung 1K watts na Live Pro. Hanggang dito lang, lang daw siya, tapos nag-clipping na. Kaya pinaulit niya sa akin at pinadagdagan nila ng transistors. Yung transistors na dinagdag dito is Toshiba na 5200 din. Kaso 2SA to, yung stock niya is TTA. TTA at saka TTC. Yan, ito yung dinagdag ko. Yan. Toshiba din? Toshiba. Kaso 2SA lang siya. Yung dati kasi is TTA. Ayan yung original. Kasi yung may mga slots pa siya dito na katulad ng ano ng ACE na pwede mo dagdagan ng transistors. So kaya pinagdagdagan na. Kahit dagdagan mo lang, wala nang ibang refine? Wala naman. Kahit dagdag lang. Okay. Tapos yung gusto mo i-upgrade ito, pwede din kasi yung board nito is CA20 na. Tapos yung step driver niya is nasa CA30 na. Ito yung steps niya. Ito yung main amp niya. Tapos, wala naman ko binago dito. Tapos yung mga capacitors na pwede pa rin na palitan kasi malapad pa yung space niya hanggang 3 RU. Kasi yung capacitors nito pang 3 RU, 2 RU lang. Gamay? Gamay lang. Taas at baba yung ano, magkabilang side na dinagdagan ng transistors. 16 transistors lahat tapos 4 pairs per channel. Yung dinagdagan kasi si 812 lang to. Yung stock nito na transistors is nasa 9 pairs lang yung pag-send ng picture ng may-ari nito kasi pinadagdagan niya sa akin para hindi mag-clipping sa Live Pro. So kaya, kung napanood niyo sa may vlog ni X kahit sa D12 na no, hindi siya nag-clipping kahit na isagad mo pa yung volume niya. Kahit nag 3/4 niya hindi mag-clip. Kailangan minute size? Depende mo kung dugangan ano pa explain. Ano pa pwede explain? Ano pa man?